Siguro medicine kasi para just in case someone gets sick. Your faith, hindi dapat mawala yun. Kailangan ko mga anak ko. Pagkain, syempre hindi mawala yung pagkain. Rosario. And syempre importante may flashlight. Kailangan ko ng fire and a weapon. Kailangan talaga namin ng Bible. Kailangan mo talaga ng reminder ng word ni Lord na yung life mo here on earth is just temporary and yung life mo talaga is yung eternal life mo, which is with Christ. Number one, bahay namin. Siguro total shutdown na lang yung kailangan gawin doon. Bahay ko. Simbahan. Sa tabi ng ilog. Underground. Cementerio. Grocery store. Kasi baka magutom kami eh. I guess sa loob ng simbahan. It should be near the sea, by the sea, or by the river. Importante yun. Yung reason kung bakit ako nabuhay, sana nagawa ko. Sana alam ng mga anak ko, kahit hindi nila gusto yung nangyayari sa paligid nila, sana alam nila na huwag nilang sisisihin si God sa nangyari. Sana mas dinevote ko yung sarili ko sa Diyos. Sana na nakapanig ako sa mataas na bundok. Masabi ko sa mga mahal ko sa buhay kung gaano ko sila kamahal. Gusto ko mag-confess sa lahat ng mga kasalanan ko. Hingi ako ng kapatawaran sa mga taong nasaktan ko. Ang tinutulungan mo sarili when you forgive. Nasabihan ko yung mga taong mahal ko sa buhay, kung gaano ko sila kamahal before all the things happen. Yung hirap kong magpatawad, yan ang gusto kong ihingi ng tawad. Hindi pagbibigay ng forgiveness. Sa asawa ko, mag-sorry ako sa kanya. Sorry sa mga araw na nararamdaman niya na mas priority ko yung mga anak namin kaysa sa kanya. May nasabi akong hindi maganda at nakasakit doon sa tao. At nasira ang kanyang reputasyon. Para hindi na mapalaki yung mga pag-aaway at minsan mapaganda yung pangyayari. So siguro yung pagsisinungaling ko. Unang-una sa lahat kay Lord, sa lahat ng pagiging pasaway ko bilang kanyang anak. I'm sorry for not making my family a priority, my sole priority. Basta iwanan ako ng kahit na isang anak hanggang sa kahuli-hulihan. Lord, silang tatlo na lang magsama-sama. My husband and our children, mauna na lang ako. Yung mami ko. Asawa ko. Ang aking asawa at mga anak. Willing ako na isakripisyo yung buhay ko para sa mga taong mahal ko. Husband ko.